So guys, ang unang nagtatag ng Republika ng Pilipinas ay si... Alright. Hi! Saan tayo papunta ngayon, pre? Saan tayo papunta? Aguinaldo Shrine? Aguinaldo Shrine. Punta kami ngayon, Aguinaldo Shrine. Nasa tayo sa... Nasa loob kami ng sasakyan ngayon. Ayun, pupunta kami sa Cavite City kasi may church. Aparo. And then, nakita kayo sa time mga maya. Para... Ayan. Ayan si Nikki. Hello! Si Dave. Ayan, alright. So, ipas tayo. A few inches later. So alright guys, so nandito kami ngayon sa Amparo. Sa Imus kami ngayon and then meron kami pupuntahan mamaya na sa bahay ni dating Presidente Emilio Aguinaldo. Yeah. Sa totoo, nakapunta na kami doon nung last, kailan ba yun? Pumunta tayo doon. Blue yung vlog. Kasi bawal daw mag-video sa loob, sabi ng guardia. Tapos pwede naman pala. Sabi doon, paki-turn up na lang po yung mga cellphones and camera nyo kasi bawal po mag-video. Tapos pagkita ko din sa sa loob. Ang dami nag-i-video, ang dami mga estudyante sa loob ng sa loob ng bahay ni Emilio. Yung isa, nag-i-interview pa. Pwede naman talaga. Oh, pwede naman talaga yun. So itong dinadaanan natin, syempre galye yan guys. Makikita nyo. And on the way na kami sa sa matay papunta sa Cavite City kasi may church muna kasi 6 a.m. Tapos pagkatapos niyon, rekta tayo sa Cavite sa Kawit Cavite kasi magkadikit lang 'yun guys. You know? Magkadikit lang yung Kawit and Cavite City kaya. Kuwento na tayo mic namin dalawa dito. Eh ba, vlog natin 'to, anong nasabihin niyo? So guys, abang-abang lang kayo sa mga mangyayari kasi marami pang mangyayari. Marami pang mangyayari mga sir. Abangan niyo na lang. Mangyayari mamaya. Huwag mo itapat sa akin. Patayo mo. Magkagrupo ba kayo? Magkagrupo kami. Itulong mo ba kayo para gumatay? So yun, so montage muna tayo, time lapse. Guys, so nandito pa rin po kami. Nasa ano pa rin kami ngayon? Nasa sasakyan pa rin. And... So... wala pa namang ganap ngayon kasi maganda po yung daling ng traffic ko ngayon dito kasi di pa naman sobrang traffic. Pero minsan nagda-traffic dito talaga. Kapag lalo na nung nakaraan, fiesta dito eh. Fiesta. Traffic talaga boy, ang malupit dun. Sinarado na yung ibang daanan. Kaya yung mga sasakyan dumadaan sa ibang ruta. Eh, syempre, yung mga mga papapalabas din ng dito sa Imus, doon din dadaan. Kaya nagkakos ng traffic. Kaya kasi maraming tao, maraming sasakyan. So ayun. Bale, ang mangyayari to, guys. Sa PN, sa maganda yung PN doon. Pangalan ng sa Cavite City, maganda yung PN doon sa yung palibot niyan, puro sundalo. Tapo ng sundalo. Yun yung gagawin ng Kaya lang ka. Tapos sa kasi may bagong gagawin ng airport dun eh. Yung PA, diba? Yun ang base na mga... Para alam ko yung tinutuon. Yung ba yung parang may pasquare na? Sa gitna, parang may park sa gitna. Oo, yun nga. Tapos parang may mga cannon. Tapos lang sa... Nakapunta ka na ba dun? Oo. Doon kami damadaan lagi pag papunta ba ko. Yun nga. Nakapunta na pala siya eh. Sinigil lang hindi alam na. Tapo lang sa... Yan, hindi niya alam guys. 2 hours later. Alright, so ngayon guys, nasa Novileta na kami. And konting-konti na lang, nasa na kami, Cavite City. Yan, lapit na. Nakikita ninyo na... Sobrang liwanag guys. Ayan guys, so... Nakikita ninyo na... Maluwagandaan ngayon. Talaga, patience is way to success. Yes, sir. Tama yun. Kasi makakajoka. Maganda yung may hugot. Ano ba yung mga hugot mo dyan? Mga hugot? Wala pa eh. Wala pa mga hugot. Ayaw, Dave. Meron ka? Wala pa eh. Ako rin. Wala pa tayo hugot. Mamaya. Mamaya. Antayin natin ako yung sa... Ano yan? Yung beach sa Lido. Ngayon, sabihin mo. Noong araw, wala pang mga beach sa mga tabi-tabing Ang pinakamaganda beach sa Cavite City is Lido Beach. Yung pinakamagandang Lido Beach daw dito sa Cavite City is yun. Beach lang.
Ha? Ang pinakamagandang beach is Lido Beach. Ah, oo. So yun nga, pinakamagandang beach daw is yung Lido Beach. So, correction na naman tayo guys. Kaso nga lang yung Lido Beach ngayon, madumi na, diba? Oo, nung araw, pinakamaganda sa Cavite City. Kasi yung Lido Beach ngayon, ano? Yung Lido Beach, alam nyo yung parang Manila Bay. Pinadayo. Ganon ang itsura niya ngayon. Wow. Dati naligo kami doon, pag pagpunta mo sa Pangpang, merong mga bubog-bubog. Oh. Grabe. Tinatapunan ng mga basuri. Pero that, bago lang sa tinong dati pa, maganda raw. Oh, pero ngayon pumangit na. Kasi taga rito ako eh, Cavite City. A few inches later. So yun guys, sa Cavite City na tayo, malapit na rin tayo sa church. At malapit na rin tayo malate ngayon. Cavite City is divided into 4 districts. Dalagikan, history ng vlog namin. San Antonio, at saka Caridad. Yan ang 4 districts of Cavite City. Kaya para sa Bible, four rivers of ano, Garden of Eden. Example ngayon ng Chabacano. Yes. Yung Chabacano, ano ba yung Chabacano? Yung sabi yung Platea Caviteño, pero poco lang. Chabacano is a dialect of Cavite City. Na parang Kastila. Na parang Kastila. May hawig sa Kastila. Ah. So pwede ba kayo magbigay ng ano, ng example? Ito mag-example. Yung Chabacano. Yung sabi yung Platea Caviteño, pero poco lang. Anong ibig sabihin sa Tagalog niya? Nagsasalita ako ng Caviteño, pero kukunti na lang kasi hindi na ginagamit ngayon. Siyempre, nakakalimutan mo na iba, pero nakakaintindi ako. Ano kayo mga, ano, di ba nagsandalo kayo dati? Oo, oh, dyan. Na-destino ako dyan sa, ano, sa Philippine Shang Navy. Shangli, oo, Shangli Point, at saka, ano, BN, Philippine Navy. Ano yung ginagawa niyo bilang isang sundalo dati? Ano ako, storekeeper ako dyan sa Navy. Storekeeper ang ano ko dyan. So yun guys, storekeeper si Lolo dati. So ngayon, ano na tayo, malapit na tayo sa simbahan. Yung simbahan nito, parang may, yung itsura ng simbahan niya guys, parang may pagkaano siya, Inglesia ni Cristo. Pero hindi siya Inglesia, wala siyang connection sa Inglesia ni Cristo. Dahil lang, doon sa ano, sa may patsul, yung may patulis. Ito yung San Sebastian na, ano, school na malaki na... Ayan, sa San Sebastian College. Mirroran ng mga pare. Ayan, so ito yung... Ito tayo left. Ano ba, pati hindi mo kaya mga boy ah. So nandito na tayo and yun lang, peace out. 2 hours later. So guys, nandito na kami ngayon sa McDo. Hello mga sir. Hello mga sir, nandito na po kami ngayon at papunta na po kami sa McDo para kumain. No? Para McDo na, mag-McDo tayo. Ito tayo, sino gusto tayo? Dito ako. Inumawak. Mga ayaw, mga itim. Yan. So yun guys, nasa McDo na nga kami. And kakain muna kami. Kasi tanghalian eh. Yeah, kasi gutom na kami. Sa kami kakain ngayon. Malilibre ata sa Kuya MJ. Yeah! Pere. Ah, KKB pala. Yan, yan. Doon ako mga libre sa atin. So yun guys, kakain muna kami. Kain muna kami. Yes, pero sige, pasok tayo sa loob. Para makita nila. Ayan na, pre. Pasok tayo sa loob. Yeah, vlog pa more. Vlog pa more. Vlog pa. Yan, pre. Dumilim. Sige, tuloy mo. Tayo sa loob. Ah, hangin talaga mo. Saan tayo? Doon! Ah, nandito na kami sa loob. Hindi ko alam kung kayo po. So yun guys, no? Okay, yun po yung ano, sinabi ko. Ha? Chicken fillet. Chicken fillet? Ano? Sa inyo. Hindi po. Kakain na kami ngayon. Kaya naman, para mag-ano lang. So what's up guys? What's up guys? Kakain na ka po so, kami ngayon. Kami sa para kumain. Kami para kumain. Kasi gusto na. Tagal, dami namin ginawa kanina. Actually, matagal yung biyahe. Kaya gutom na kami. Siniki boy. Sa totoo lang, wala akong masasabi ngayon kasi gutom na din ako. Ganun din naman ako. Sa totoo lang, gutom na kami guys. Sa totoo lang, kaya kailangan namin kumain muna. Kasi pupunta kami sa ano, sa PN dito. Tapos sa bahay ni Emilio, Ginaldo kung bukas. Kaya kailangan namin kumain. Kailangan ng lakas. Kailangan muna namin kumain para meron kami konting energy. Kasi, kita mo naman, kita nyo naman, wala na kami. Mamayat na kami, okay? Oo, mamayat na kami. Kita mo naman, no? Tama si Nicky, oh. Kamal Norwich na. Oo, oh, yeah. Grabe na mo, Kamal Norwich na. Wala, ganun talaga. Ganun talaga, guys. May perspective. Kailangan natin kumain ng inipit. Oo, para lumakas tayo. Kasi kailangan natin ng energy sa araw-araw. Kailangan natin kumain para meron kayo sa stansya sa atin. Kasi especially tanghali na. Itong oras, 11:39. Kami tanghali na kasi
yun nga, galing nga kami sa church and maaga na, ano, nag-dismiss ni pastor. Kaya maaga na tapos yung sermon service ngayong umaga, guys. Kaya yun. Kaya diretso kami, rekta kami sa Maglo para kumain. Diba, pre? Sa inyo. Kailangan namin ng energy ngayon para sa kakulitan naming tatlo. Kasi yun, no? Wala pa yan eh, wala pa yan. Tingnan nyo guys, yun yung malnourish na malnourish. Hindi pa lang kakain yan. Meron naman akong ano. Hintay nyo pang ano yan, makakain yan. Pag nakakain yan, yun na yan. Hindi, bakit kasi itong dalawang to, meron kasing laman-laman itong dalawang to. Hindi ako, payat ako. Ayan o, payat o. Pero sa naman pala ako, payat si Niggy guys. Kaya ako nakamas, no? Baka nagtataka kayo. Baka ano kasi ako guys, allergy ngayon guys, kaya kailangan nakamas. Kasi baka mahawa si Brad Pitt, tsaka si ano. Brad Pitt pa. Isipin nyo guys, malnourish siya, tapos mahawaan pa ako nito. Diba, umami siya na malnourish siya. Aminado na siya. Ganun lang yun. Ganun na kadali yun. Oo. So kakain muna kami, ganun. It's time mamaya, diba? Pagkatapos kumain, ayan. Yes, sir. Tawin na kami sa next stop namin. A few inches later. So alright guys, so nandito na kami ngayon sa labas. Nakapas na kami ng McDo para... Hi! Para magpahangin. Hindi, yeah. para maharap pumasok na sa sasakyan. Sabi kasi, ano eh, malapit na malobot yung phone. Kaya kailangan, bago malobot yung phone guys, is maka-ano na tayo, makapag-vlog na matapos itong vlog. Yeah. Kasi, you know what I'm saying guys, kapag ito na ubos, wala na kami yung pang-vlog. Wala na kami pang-video. Kasi yung ano ka, yung cellphone, yung camera ng phone. Kasi sa akin hindi kaya. Kaya kailangan pre, kapag vlogger daw, ganito. Sorry. What's up mga kaibigan? Yes. Yes. Mga sir, ganyan tayo dapat. So, yun nga. And para tayong ano, nagluluksa dito dahil sa payo. Eh, wala tayong magagawa, mainit eh. Mainit guys, talaga kasi. Nakita niyo naman yung paligid, di ba? Oo. Eh, si Nicky, oh, nasusunog na. Oh. Nasusunog na si Nicky. One step to hell, man. Parang nakapak na isang pa dun sa ano eh. Alright guys, napakainit tayo sa kabila. Init guys. So, bubuksan muna namin yung sasakyan para magpalamig tayo. Oh, wait lang. So yun guys, so nasasakyan na kami ngayon. Ayan, bawal pumagan o habang nag-drive. Nasasakyan na kami guys and sino pinantay natin? Kasi hindi ko alam kung kasi alam nyo naman, kapag bagong bukas yung sasakyan, tapos nasa gitna ka ng ano, yung kotse na iwanan mo sa ano. Yung kotse na iwanan mo sa ganito, sa panot. Tingnan nyo, mga init. Oh. Diba kaya talagang naman. Mala impyerno guys, bakit ano yan? Tapos si Nicky, init na init na. Yan guys, diba? Kita nyo po si Nicky, init na rin. So yun lang guys, kita na rin tayo mamaya. So yun lang, peace out. Ma. Punta tayo mamaya sa ano, sa ano, sa lugar yun tayo? PN. Sa PN, tsaka sa ano, Aguinaldo Shrine. So yun lang, peace out. Hope ya. Alright guys, so ngayon nandito na tayo. Mga sir, mga kaibigan, mga nilalang, ano pa mabalitawag sa inyo? Mga paa daw yan. So nandito na tayo ngayon sa ating destination. Oh, yung ano ba yun? Alin yung sayo? Hindi, yung kay... F4 yung... Hindi, yung sayo na lang. Isay na lang, F4. Anong F4? May F4 yan eh, di mo maalam. Anong F4? So, may iba tayo guys. Ayan, nandito na tayo sa loob ng bahay ni Emilio Ginag. Joke lang. Sa labas pa lang tayo ng bahay ni Emilio. Dito. So, ayan. Nakikita natin, laki-laki na kanyang bahay. So, laki ng bahay niya guys. Aminado rin ako. First time ko lang din pumunta dito. Meanwhile. So, hello, hi. Testing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mic video test. Video test. Video test lang mic muna. Test. So, sa akin ba yan? So yun guys, so ngayon dito na tayo ngayon sa ating... Saan sila? Ba't wala? Oh, sino mag-aawang neto? Mga... Pwede, alam mo yun sa Dawin? Sige ba? Sige po. Mission lang ako eh. So guys, yeah, magulo ni Boko. Pwede, tatanong ko lang, alam mo yun sa Dawin? Oo. Yung sayaw nun. So yun mga sir, so ngayon is nandito tayo sa loob, nasa labas kami pala ng bahay ni Emilio. And susubukan namin pumasok kasi hindi namin alam kung makakapasok ba kami ngayon. You know, kasi ano eh. Linggo ngayon, tol. Kaya hindi na lang kung makakapasok pa tayo. Diba? Kaya yun lang. Nandutos mo kaya? Saan? So ano bang meron? Kasi meron dito. Meron dito guys na ano.
na yung isang paa ng kabayo is nakaangat. Isang kabayo nakaangat. So anong ibig isang sabihin? Isang kabayo nakaangat. Yung isang paa ng kabayo nakaangat. Oh, yun lang. Ano ibig sabihin? So di, guys, di namin alam kung pwede pumasok sa loob kasi ano eh. Nakasarado yung gate, guys, kaya hindi so, namin, dito tayo dumaan para malilim. Tanong muna natin. At saka para ko konti tao. Saka para hindi so, tayo ano? Maan. Sarado yata? No? Sarado. Ito na yung travel vlog dati, bumunta tayo sa bahay ni Emilio. Yan. Nakapunta kami sa bahay ni Emilio Ginaldo. Yan. Laki, di ba? Alam ah. Tara, pasok tayo. Tara, pasok tayo. Ba't sa akin naman nakatapat yung camera? Ikaw na mag-vlog ko na, okay? So ito na nga, pupunta na tayo sa bahay ni Emilio Ginaldo. Ayan, nahiya na siya kasi crowded. Dito nga ako sa minsan, ano eh, minsan tinatablan din tayo ng hiya to. Oo, kasi lahat tayo may hiya. Depende lang sa ating babaliwalay natin. Kailangan makapal mukha nyo, guys. Huwag nyo pansinin yung mga ibang tao dyan. Huwag nyo pansinin yung mga nagsabi na, hello, mga ayun, ganyan. Guys, pwede pumasok, mga pwede sir. Pumasok. Tara. Exit nga lang yan. So yun guys, pupunta tayo sa bahay ni Emilio ngayon. Yeah. Ito yung bahay niya. Dito yeah. Binagayway yung ano unang watawat ng Pilipinas yes. Noong June 12, 1988. Okay? Yes. So ayan, dito binagayway, as you can see. Pasok tayo sa loob, sana makapasok tayo. Nakakahanga lang din na ang laki ng bahay. So, nga pala guys, kung gusto niyo pumunta sa bahay ni Emilio, wala namang bayad dito. Pipirma lang kayo ng pangalan niyo, tapos kung ilan yung tao yung kasama niyo sa loob. Guys, ipirma muna kami kasi ano eh, kailangan pumirma. Tatlo. Ano, ilan tayo lahat? Sano kayo? Sana sir. Tosi sir. Pwede naman sir mag-video? Pwede naman po. Wala naman sir. Para saan na yan? Sa ano project ko namin? Anong school? AME. Mag-video ka. Ano yan? Photo documentation, video documentation. Ito na practical exam. Ha? Pang-adibo ka sa loob. Hindi ba? Kasi active din? Kapoto ka pinang isang school ID? Meron ka dala? Ayun. Ay, ako meron. So yun guys, kailangan pala bago kayo makapasok dito. Kung gusto nyo mag-vlog sa log, kailangan meron kayong dalang ID. Ngayon ng eskulahan. And kailangan may photocopy raw. Yung helmet, paiwan na rin po. Yung helmet. Sabay. Pa-photocopy po. Dito po, sa may tulay meron. Sir, iwan niya helmet. Opo sir, palagay na lang sa bipod. So, ilang ID sir kailangan? Isa lang. Back to back. Tapos pakipill lang po ito, pakipicturean po ito. Ito po yung format ng written request natin. Transcourse, student from... Ito po ang pinaka-format natin. Ito po ang nalala natin, written request. Tapos bibigay lang dito sir, sa inyo pa. Opo, ito daw. Okay lang po yung curator. Okay po. Pwede ba sir yun mag-i-interview lang sa loob? Sino po ang pinaka-interview? Yung pinaka, yung parang apo yata ni Emilio sir. Si Mayor? Hindi yung kasi pumunta kami sir dito nung nakaraan, merong ano... Ay, bawal ba? Hindi po kasi kasi nabibigyan ng... A few inches later... Hanapin mo yung Xerox. Wala po mata ko, ako pa pinahanap mo. Kita mo ba? Mo nga dyan. Saan yung Xerox? Saan Xerox? Xerox yun eh. Alam ko, ang pronunciation niya Xerox. Photocopy. Hindi, ina lang, tinatanong ka lang. Ikaw pre, anong tamang pronunciation? Xerox. Kasi letter E is. Xerox. Hindi, siguro kapag Filipino, Xerox, di ba? Meanwhile. So, parang nakaka-disappointing or nakaka-offend para sa gumawa ng photocopy machine yung... Hindi, kasi alam mo, nakasanayan na yung ganyan, yung Xerox, ano, yung Xerox is... Ayun guys! Nakahanap na din namin. Nakita na namin guys kung saan yung Xerox. Actually, andyan sa gilid. Ayan. Layo kasi na tingin ko na doon. So ngayon guys, photocopy lang tayo. And direct na tayo balik doon kasi masyadong mahaba na itong video. No? Peace out. Anong ginagawa mo? Nagsusulat ako ng... Tungkol saan? Request letter. Request letter? Para saan yan? Para makapasok tayo sa makapag-vlog. Isa sa mga tatlong requirements. Yung una, itong form na to. Okay. Pangalawa, yung photocopy ng ID. At pangatlo, yung gano'n, yung letter. Ito yung kailangan nyo guys, kung sakaling gusto nyo pumunta. Pupunta kayo dito sa maliit na bahay na to. Ayan. 2 hours later. So yun guys, tara, punta tayo. Trapin pa tayo. Malagay pa yung membro dito. Mga membro. Ah, members daw. Members daw. Palagay niyo. Kayong dalawa, tapos yun. Eh,
Jay, baka naman ikaw meron. Ano ako? Baka ikaw meron. Sabi-sabi naman dyan, umiiwas-iwas ka eh. Hindi, yung kaya no, kay dito. Umiiwas-iwas ka eh. Sabi- Meanwhile. So yun guys, ito yung... Ah, ito ba? Hello! Andito kami ngayon, kakagaling lang namin sa meeting. Kakagaling lang namin sa meeting dun sa loob. Yung rules and regulations, tsaka interview. Para dito kung para ano... Bigyan tayo, para bigyan kayo ng permit, makapagbigyan paalala. Tara, sama kayo sa amin guys. Kasi, naglang upa. Thank you. So you guys, nasa loob na kami ng bahay ni Lee. So you can see, ito yung mga gamit niya. Ito yung gamit niya guys. Ang tawag dyan para is para demando. Para demando. Para, ano, maramig dito guys kasi yan. So tara. So ano ba yung mga pwede natin ano dito? So, dito makikita nyo yung mga ito. Yan, makikita nyo yan dito sa bahay ni Lady. And kaya namin hinihinaan yung boses kasi alam nyo na, nasubog tayo na siya. Kaya bawal mahinig ito. Tapos ito yung mga kagamitan. Ito yung mga original. So, as you can see, maraming mga gamit. Mga original na kagamitan. Halatang nag-ano si Presidente na dati. Ang cute nito, only ito. Ayan, mga tomas, mga... Ayan si Emil. Ang lito man niya kung ganyan siya kalaki. So ngayon guys, gagawin namin is papakita namin yung buong loob. Konti na lang yung mga pagkasalita na para mas ma-enjoy niyo yung ilalaman ng video. Okay, so let's go. Ay, wait lang. Meron tayong nakalimutan. Ano? Yung bowling niya. Hmm? Ito yung bowling niya. So guys, ito yung bowling ng presidente. Bowling mo man. Ito na ba? Bowling. Bowling alley. So, ba't siya may ganyan? Dati ba siyang ganyan? So, tara guys. So, ito po yung nagpresenta miniature ng mga abot ng pangyari noon. Ito si General Aguinaldo guys. Ang ayan. Labanan sa binakayan. Paliwanag mo nga, ano ba yan? Ang labanan sa binakayan. Sir, pwede magtanong sir, saan? Sa interview lang sa inyo. Mm-hmm. Ah, kala ko kasi. Kala ko kayo yun. Okay. Ikaw, ano ba yung masasabi mo dyan? Sa nakikita mo ngayon? Ang labanan sa binakayan noong Nobyembre 8 to 10. Nobyembre 8 hanggang 10. Noong 1,800 at siyang napatanin. So tara guys. Is Agi Resort. Anong tawag pa? Agi Resort. Agi Resort. Ano siya? Kakawin siya ng katana. Yung espadang to na ginamit ni Emilio Aguinaldo ay galing pang Toledo, Spain. Na ang dating nagmamay-ari ay si General Ernesto Aguirre at dun din yung pinangalan itong sword na to. So ito yung kanyang isang espada na gawa sa Toledo, Spain. Na dating pagmamay-ari ni General Ernesto Aguirre, ang espada nito ay nahulog ng umurong sa labanan ang mga Espanyol mula sa pwersa ni General Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite noong Setyembre 1,896. Okay, let's proceed.
Meanwhile, so ito ang ating unang top 20 ng bansa. So ayun, hindi lang international vlog. Ito ba yung unang ginawang vlog? Yan yung unang potawat na i-win na DIY. Ah, ito! Sa labas. Designed by Emilio Aguinaldo. Ito yung unang matawat na iwinawag by Y. Ito, sa ganyan. Ito, no? So, ayan nga yung... So, let's proceed. So ngayon guys, ito naman, La Republica Filipina, estatwa ng inang bayan na may dalang espada at sulo na sumisimbolo sa kalayaan. Sinasabing likha ni Isabelo Tampinco, huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo. Okay, so ayan. Ito siya. Agimat ng dating Pangulo. Ayan. Kung makapansin nyo, talagang mahilig sa agimat ng dating Pangulo dahil... Ayan, ayan yung ebidensya guys. Napaka-antigo po niyan. So ito guys, makikita nyo yung mga cigar box ito ng ating Pangulo. Ito yung po yung tobacco. Tobacco, yeah, yung, tobacco yan. So yung sa kapag po nakita parang sausage. O sausage, pero ang totoo sigarilyo po yan. Sigarilyo. Ayan, yung mga baston niya, yung mga baston niya, kita niyo dito. Ayan. Mga king. Ayan. Kita niyo dyan. Ito isa talaga, talagang lumang luma na guys. As in. Ito. Para talaga siya. Kahoy na kahoy siya guys. So, dito niyo makikita yan sa bahay ni dating Presidente Aguinaldo. Hopya mga sir! Hopya mga popcorn! Ayan. Ayan. Taas mo, pre. Ako na nga pala. Ayan. Ito. So yun mga sir, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video ito. So what's up mga sir? So thank you, maraming salamat sa panonood ng video ito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to leave a like, comment, and subscribe to my video. To my YouTube channel pala. And ito nga palang video yung taste naka-dedicated para dun sa aming teacher na si travel vlog, no? Kay ma'am. Kay Ma'am Sheena. Ayan po. Sheena, Ma'am Sheena, ayan. So, ilang patunay? Ayan, dito tayo sa bahay na Ginaldo. Kung makapansin nyo, nasa likuran kami kasi nakalabas na kami sa loob ng bahay niya. So, maraming salamat guys. So, thank you for watching and see you guys at my next vlog. Peace out. Bye-bye. May chest pa dun. Ayan, may chest pa nga pala dito guys. Ayan, nakikita nyo, pwede ka pa mag-chest dyan sa lapas.
Ayan pa, pati isa pa. Ayan pa, oh. Ayan pa, ayan pa. So, yun. Ngayon, wait lang. Close natin.